Hello guys! Welcome to my channel! Ang isi-share ko sa inyo ngayon ay unboxing tayo uli. Dahil kanina nagpunta ako ng Divisoria, biglaan lang yung pagluwas ko. Bumili ako ng telang pang tote bag, pang pouch. Dahil meron akong pa-order para sa December, nagpa-reserve na siya. Pero nagbayad na siya sa akin, kaya every Sunday kasi sa Divisoria may mga sale na binebenta na canvas na tela, pang tote bag, pang bag, mga pang pouch. Every Sunday nagsisale sila ng telang ganitong canvas. Kaya napaluwas ako. Kasi mas mura ang bigay nila pag nagsisale sila, 35 pesos ang isang yarda. Kapag ka weekdays naman, 50 pesos ang bigay nila per yard. Kaya lumuwas na ako kanina. Then ito naman, pinalalamove ko na lang para hindi na ako mahirapan mag-commute. Bali, ang dala ko na lang pauwi, etong binili kong fiber pillow. Gagawin kong pangunan. Then bumili rin ako ng 4 na piraso na bolster pillow. Ang bili ko dito isa, nakuha ko ng 95 pesos isa. Bebenta ko ng 180 isa or 150. Then eto namang fiber pillow, ang per kilo niya 120. So ang ginawa ko, bumili ako ng 3 kilo. 3 kilo yung binili ko, pero pinaghiwa-hiwalay ko. Bawat kilo, isang plastic. Etong kulay green, mas maganda raw siya kasi mas mabuhaghag siya kapag ginawa mong unan. Kaya itatry ko muna siya ng 1 kilo. Then itong puti, bumili ko ng 2. I-check ko siya kung ilang una ng magagawa ko sa 1 kilo. Bumili na rin ako ng accessories tulad ng mga sinulid. 35 pesos ang isang ganito. Ginagamit ko siya pang edging. Ito namang MH, 33 ang isa. Then bumili na rin ako nitong magic tape. 190 ang isang ganito. Terno na yan, babae at lalaki. Bumili din ako ng 1 balot na zipper. Ito yung ginagamit ko pang tote bag, pang pouch, number 3. Sa lahat ng kulay, black lang yung ginagamit ko para 1 bilihan na lang. Then bumili na rin ako ng 400 pieces slider. Number 3 din. Kung anong size ng zipper, ganun din yung gagamitin mong slider. Choke. Yan, nakakabili naman ng choke na kalahati puti, kalahati yung orange. 70 pesos yung ganito, yung ordinary lang. Binibenta ko siya ng 8 pesos ang isa. Zipper. Pag repair-repair, wala na kasi kung black, kaya kumuha lang ako ng 6 na piraso. 5 pesos ata ang isa. Pero kailangan 6 pieces pataas. So, ito lang yung mga dala ko kanina pa uwi. Bag, pinaglagyan ng accessories. Tsaka itong fiber. Then itong ano. Oh my God! At dog. Wow! Then ito naman yung aking pinalalamove kanina. So, pag uwi ko ng 2 o'clock ng hapon, dumating naman to ng mga 3 o'clock. Magkasunuran lang kaming dalawa. Check na natin.
Ang binilihan ko nito yung tatlong tela, tatlong klaseng tela, tatlong supplier. Bali, pinagsama-sama ko na lang siya sa isang supplier, pinabalot ko ng isa, doon ko na mismo pinakuha sa rider. Parang lalaki ng mga braso ko dito sa... lalaki ng mga braso ko sa camera. Ang sinadya ko talaga ngayong Sunday, yung canvas na tela pang bag. Kasi nagsisale sila. Biro mo, 35 pesos na lang ang isang yarda. Pero pagka weekdays, 50 pesos ang isang yarda. Di malaki yung matitipid ko. Then, maibibigay ko pa sa mga customer ko ng mura lang yung bag na tinitinda ko. Ang next vlog ko, yung kung saan ko naman binili itong mga canvas. Pakiabangan nyo na lang. Doon sa isa kong supplier, bumili ako ng tatlong kulay na Canadian. So kasi meron ng mga may-ari, kinulang yung binili ko nung nakaraan. Mga nagustuhan nila yung design nito. Ito naman ang may order, 4 na piraso lang na punda. Konti lang muna kinuha ko. Then ito naman, 25 yards. Mas gusto nila tong kulay kaya dinamihan ko na. Ito yung mga canvas na tela. Ito yung ginagamit kong pang tote bag, pouch, saka yung mga pang grocery bag. Ito yung sample ng tote bag na tinatahi ko. With zipper na rin yan. Gagawan ko rin to ng video kung paano ko tinabas at kung paano ko tatahiin. Abangan nyo na lang. Ito yung mga design na nabili ko, canvas yung tela niya. Ito na yung pinakamurang canvas na pwede natin gamitin pang mga bag. Ito, imagine niyo 3 years ko na siyang gamit. Wala pa tong zipper, pero yung mga tinatahi ko with zipper. 3 years ko na itong ginagamit pagka pupunta ako ng Divisoria. Ito lagi ang daladala ko. Matibay. Ito yung mga design. Kumuha ako ng 66 yards bawat design. 35 pesos ang isang yarda. Every Sunday lang yun nakasale sila. Pagka weekdays, balik ulit sa 50 pesos ang per yard. 60 weed. Yung iba, 50 weed, 45. Abangan nyo rin yung upload video ko na to. Kung saan ko binili sa Divisoria. Maganda yung tela niya, makapal. Yung iba naman, para siyang waterproof yung tela. Tigsi 6 yards lang yung kinuha ko para maraming design yung mabili ko. Kulay orange. Play ba yan?
Ito naman kulay green. Nakakuha din ako ng plain na canvas, black. May mga naghahanap din kasi ng plain. Ang benta nila rito, 50 pesos ang per yard, pero binigay na rin nila sa akin ng 35 pesos. Dahil nga Sunday, tapos ako pa yung buena mano nila, kaya yan, 35 pesos na ang kuha ko. Then yung iba pa rito, may mga pasobra na 1/4 yards, yung iba half yards. Kaya doon pa lang, makakatipid ka na magagawa mo ng pouch yun. Ito malapad yung tela nyo. 72 ang width niya. O, pero nakuha ko lang ng 35 pesos. Last gray-white combination. Last naman, nakabili rin ako ng Enchantress, beige at red. May biglaan akong customer na nag-chat sa akin, nandun ako kanina sa Divisoria. Gusto niya magpatahi ulit ng sofa cover, o sakto nandun na ako. Kaya ako, kung may budget siya, pwede niyang mag-down sa akin, isend niya na lang through GCAS. Para mabilihan ko na siya ng tela habang nasa Divisoria ako. Makatipid na rin ang oras at araw. Yun, nag-send yung client ko, kaya nabilihan ko agad siya ng tela. Ito, dalawang kulay. Tig 25 yards. Ito naman, sobra na sa kanyang supa. Lagyan ko na lang ng pang-extra. Para panggamit ko rin sa ibang mga maghahanap ng tela. Ito pa pala yung isang Canadian cotton. Meron na rin may-ari nito. Nagbayad na agad, kaya binilihan ko na rin siya nung design na gusto niya. Bali pala to, binili ko siya sa Elias Street, Divisoria. Ilalagay ko na lang sa description yung kanilang address at saka yung video kung saan ko siya binili. Bali dito sa Enchantress, nakuha ko siya ng per yarda 46 pesos. Pero kung bibili ka sa iba, nasa 50 pesos or 55. Ay, si kuya. Sige. Sa Canadian cotton naman, ang kuha ko ay 60 pesos per yard. Pero abangan nyo na rin yung i-upload kong video. Meron akong nahanap na bagong supplier. 50 pesos lang ang per yard nila, pero parehas din na premium Canadian cotton. Hanggang dito na lang yung aking video, guys. Please like, share, subscribe, and hit nyo na rin yung bell button para lagi kayong updated sa mga upcoming video pa na aking gagawin. Thank you! Bye!